Ouch. So, ayan guys. Since gabi na naman, so I'm going to wash my face again. So, konti ano lang. Advice lang sa lahat na kagaya ko, ganito, malalaki yung mga pores. Ayan. Kasi mostly, pag lumalabas tayo, dyan pumapasok yung mga dumi. So, that's why nagkaka-pimples tayo. So, kailangan din natin maghilamos tuwing gabi. And, of course, we need to do some cleansing. Facial, how do you call this? Facial steps para naman manatiling, ano tayo, to minimize the pores. And, of course, para maiwasan din tayo magka-pimples. So, allow me guys to show you my daily night routine bago ako matutulog. Okay? So, ayan nga guys. So, first step is I'm going to, of course, to wet my face. So, bago ang lahat, kailangan ko munang punasan yung mukha ko. Diba? Punasan natin yan. Tatanggalin natin lahat-lahat ng dumi sa mukha. Kasi, na-expose kasi ako sa polluted air. Polluted air. But anyway, na-expose ako kanina sa public places, which has a lot of dust. No? So, kailangan kong mapunas ng mukha. So, you may think, you may wondering why na inalo ko muna siya, parang winuwet ko lang. So, bakit ganito? Kasi, ang tubig nila dito, sobrang malamig, minsan sobrang malinis. Kaya ginagano siya. But I'm just letting my face being wet. Wet lang ng, parang mabasa lang siya muna. Kasi, para mabilis yung facial cleanser natin. First of all, ang ano ba ginagamit kong sabon para sa paraan ko? Dito, at sa Pilipinas, is Koji San. Ngayon, nung na-discovery ko po yung Piari na sabon dito sa Abu Dhabi, sa UAE, effective naman siya, para Koji San din, tapos mas mura siya. So, ganyan po. Ito lang ang ginagawa ko, parang nag-ano pa lang ako ng parang magiging foam siya, foamy, and then I will apply it to my face muna. So this is the first base. Pagkatapos ko ma-wet yung mukha ko, so I'm going to apply this. Just like that. And of course guys, we need to fully massage our face para naman yung mga toning skin tone natin mag-ano, diba? I feel so weird in my teeth. I need to clean it first later. Tapos may toothbrush din ako mamaya pagkatapos nito. Second step is this one. I'm using this one here. Actually, ayan po. The Black Wash. Charcoal. Hollywood. Yeah, ayan. The Hollywood Charcoal Black Wash. So, ito po yung gagamitin ko. I've been using this for months already. And this is the first step. The second step, rather. So I just need to cleanse my face first. This Hollywood charcoal facial wash. Every day I use it because to prevent and to get out and have let
my dust and dirts in my face, add in it. It's really effective, guys, actually. And if you have nails, of course, you need to scrub your face like this. So that some of your dead cells will also, you know, will also be washed away. And some of your little white skins, whiteheads, will also be washed away. So, next step is, ayan na. Ayan yung nakikita nyo after the facial wash. The second step is, here, the Hollywood White Loss Face Scrub. Okay, konting advice lang, guys. When you're going to use facial scrub, you should not use it daily. Maybe weekly, once a week, twice a week, that's good. Because, you know, it's a scrub. It can really destroy your face and skin. So, when you're going to apply it in your skin, make sure that your skin is only just semi-wet. Not that wet enough, so that you can clearly scrub all your face. Because once it is so wet, 100% wet, and then it only became foamy. Magiging bula lang siya. Unless kung hindi siya masyadong wet, magiging parang may particles talaga siya na matatanggal yung lahat ng dumi talaga. Yan yung purpose ng scrub eh. Parang kumukulan tayo ng libag sa katawan. Ganyan. And you'll be wondering kanina kung bakit ko siya every time na nagwawash ako, bakit ako nagpupunas and then dinadry ko yung skin ko. Eh kasi, we need it. Pero di masyadong, kakasabi ko lang, diba? Pag nag-scrub ka, dapat semi-wet lang talaga. Ito nga pala Hollywood White Loss Face Scrub is medyo makati siya sa mukha. Sobrang strong naman niya ng mga chemical reactions niya. But it's really effective though. Ewan ko kung magkano na yata itong mga Hollywood na facials na ito. Yes, I'm doing some circling. I'm doing the how do you call this? The rotation scrub or massage in my face. Para yung tone ko, yung skin tone ko is parang ano din, di parang mag-ano din siya. Oh my god, I look like Joker. Ito yung ganito siya yung itsura niya sa mukha. Parang mask na siya. Then again, I'm going to wash my face. And of course, use a towel to dry your skin. I am done with the three steps and then my weekly routine actually.
may weekly facial routine. And yeah, I also use this too. This is actually a face mask. Yeah, it's a good. It's a clay mask that will, one is for tightening and whitening. This is for whitening and this is for tightening. Yes, it's two different masks, and sometimes I use this one every week, once a week, and also this one is also once a week. And but for now, I'm not going to use it because I already used it yesterday. I just forgot to record. But anyway, right now, you guys, I'm going to show you what I'm going to do after that. So I also done a weekly peel off mask routine. So let's do this. So yeah, we're back at my room, and then yes, it's time for us to do a peel off mask. Peel off mask. Well, anyway, ito po ang gagamitin natin for a peel off mask. It's the cheapest one here. I just used this 2 days ago, and I don't think it's really effective though. But okay na rin. At least nakukuha, natatanggal yung mga some of my whiteheads in my face. And then, yan. Actually, gumagamit ako ng gold mask. Yung peel off na gold mask na nabibili ko sa 7-Eleven dati. Eh, kasi dito, isa lang yung 7-Eleven, saka malayo siya. So, hindi ako makakabili doon. And let's start doing this. Gumagamit pala ako nito, ha. Yan. Para equal yung mangyayari sa mukha natin. Actually, mabango siya. Ang bango-bango niya, parang amoy citrus, ganun. Kailangan pag nagpi-peel off mask ka, guys, kailangan din na makapal yung ilalagay mo para matatanggal talaga yung iba. Tsaka mabilis lang siya ma-peel off. Kasi pag hindi makapal, madaling mapunit yung mask. Tapos pag naglalagay ka, make sure na malayo talaga sa mata mo, ha. Kasi yung skin yung skin natin na nagso-surround sa mata is very delicate, no? Very sensitive. So ayan, guys, I'm done putting the mask, the peel off mask in my face. So ang haba kasi ng hairline ko kaya ganyan. Well, anyway, yun na lang. Naglalagay na lang ako ng hairpin so that busog na busog ako, grabe. Para na akong si Batman ito. So antayin na lang natin
na mag-dry ang facial mask. Pilot facial mask. One moment later. So, yun nga guys. The peel off facial mask is already drying. So we need to peel it off na because 30 minutes, 45 minutes I've been waiting. It's almost, yeah, 45 minutes that I've been waiting for this peel off mask, and then inaantok na rin ako. Actually, mas mabuti kasi pag ginagawa natin siya pagabi. Well, anyway, let's do this na. And I'm going to cry na naman ito. Sakit! Oh my god. And ayan guys, oh. Si nakikita nyo. Konti lang yung natatanggal ng facial mask na ito. Unlike the other facial mask that I've already showed you before my previous vlogs. Yan. Konting-konti lang. Yung maliliit na whiteheads lang. Pero ang sakit, grabe. Ito nga pala ginagawa kong yellow. Yan. Rose water. Tsaka dito ko siya nilalagay. Para sa mga parang mga cookies or cupcakes. Para ano, pang daily apply ko sa mukha ko. Yellow lang. To minimize the pores itself. So, yan na po yung result. Ano po yung result? So, diba, nag-open up yung pores ko. Ayan. So, ang daming pores na nag-open up. Ayan. So, I do really need to apply something in my face na cold siya. But, for now, hindi ako nakapaglagay. So, diretso na po tayo sa cream. Usually, ang gina-apply ko po is yung aloe vera. Aloe vera cream. Usually, ito po yung na-apply ko sa mukha. Pag weekends. So, ito yung i-apply ko ngayon because weekends. So, I can have my rest for tomorrow. Pero pag daily naman, ito naman ang nilalagay ko. Pasensya na po. Ito naman nilalagay ko. Olay night cream. So, ayan, mag-apply na tayo ng moisturizer. Ganito lang talaga, hinahayaan ko lang yung aloe vera na cream sa mukha ko, moisturizer sa mukha ko, para pag gising ko ng umaga, fresh yung mukha ko. Kasi para yung vitamins ng aloe vera na kailangan natin ng kailangan ng mga skin natin is madadigest niya talaga at then papasok talaga sa skin natin, di ba? So para pagising natin is wow, we look fresh. So well, anyway guys, yun na nga po. Actually this video is not sponsored by those products that I've showed you earlier, pero baka naman. Well, anyway guys, keep on supporting me. Click the subscribe button and click the notification bell. Like and share this video. And don't forget and don't be afraid to comment below kung pangit man yan o maganda man yan. I do really appreciate it. And then kung pangit man, I will try my best to improve my videos, okay? And this is Bonjits again, signing off in this week 30 in UAE. Enjoy and see you on my next vlog.